So ito po, pag-usapan po natin ha? Kasi po nakikriticize itong campaign ng opisina ni Secretary Polo Soriano. Okay, yung kanilang We Give the World Our Best campaign. Okay? Hindi po ito tourism na proyekto, ha? Hindi ito under kay Frasco, under daw ito sa opisina ni Secretary Paul. Okay? Yung kanyang unang ads ay yung pong isang Pilipina na caregiver sa UK. O, tapos isang barista sa Italy. O, tapos parang naano din ako yung nurse. Di ba? Parang may nurse din sila na hinighlight dito yata sa pagkakalam ko. So, doon siya nakritisize tuloy. Hindi ba gets ng mga tao para saan tong pinopromote nila na ito? Diba kung pinopromote natin yung mga nurses at caregivers, eh hindi ba may kakulangan tayo sa sariling bansa natin ng mga nurses? Pero pinopromote natin na tumaas yung demand para mas maraming kunin yung ibang bansa. Hindi ba counterproductive yun dun sa gusto nating mangyari at home? Tama nga naman. Tapos ang sabi nga nung mga ibang pumupuna, parang nakokomoditize naman yung mga ano, yung binibenta natin yung mga ano natin, yung mga OFW natin doon sa mga iba't ibang bansa. Kasi kung ang goal nito ay tumaas yung tingin nung ibang bansa sa mga Pilipino, hindi ba mas maganda na mas tutukan natin yung job opportunities at home para hindi na kailangang mag OFW sa ibang bansa yung mga kababayan natin? Diba? Para hindi sila na kailangan iwanan yung kanilang pamilya. Diba? Kahit sabihin natin mas maganda yung buhay nila, mas maganda yung kita nila dahil nasa abroad sila, diba? Nalalayo naman sila sa kanilang mga anak. Hindi nila kasamang palakihin yung kanilang mga anak at yung kanilang pamilya. Diba? So parang hindi din natin talaga magets ano ba yung pinaka-goal nitong OPAC na to na We Give the World Our Best. Yun, no? Kasi ang sabi dito, the campaign spearheads a long-term country branding initiative in line with the heart of the president to uplift the Filipino name and reputation around the world. So, yun ba talaga ang best way para pataasin ang reputation ng Pilipino? Diba? Hindi tayo proud sa mga OFW natin. Sila yung nagsasalba sa atin. Sila yung nagbibigay ng malaking pera sa atin dito. Pero diba, hindi ba kung tayo mapipiliin, ayaw sana natin ng maraming OFW. Diba? Kasi karamihan sa mga yan, napipilitan lang na mag-ibang bansa para makapagbigay ng magandang kabuhayan sa kanilang pamilya. Eh kung sila papipiliin, mas gusto nila dito, kasama nila yung pamilya nila. So, yun nga, may parang mismatch talaga. So, hindi ko din maintindihan kung ano itong campaign na ginagawa ni Secretary Paul. Diba? Tapos ginagastusan pa natin. Diba? Doon sa coronation ni King Charles, diba? Doon yung naglagay sila ng mga ads, diba? So, parang ang labo eh. Pero sana mas tingnan natin ng mabuti. Huwag tayong gumastos sa mga bagay na parang hindi naman nakakatulong. Buti sana, di ba, kung ang pinopromote natin nga yung tourism, di ba, parang gagastos sila din. Pero ang pinopromote natin, yung mga nurses natin na kulang na nga tayo dito, tapos papatasin pa natin yung demand doon, di ba? So, yun lang naman yung pinakapunto doon. So sana pag-isipan ng mabuti bago tayo gumastos, kasi mas marami tayong importante kailangan gastusin dito. Walang masama mag-promote, pero sa akin ito ang tingin ko kulang natin. Meron akong pinopropose before na isang national social media strategy. Okay? Kasi ang pinili pa niyang way to promote it is bus ads. Kalumang paraan ng pag-promote. Basta sino lang makakita niyan? Di ba? Ngayon, mga bagay-bagay pinopromote na sa social media. Pinopromote na sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Di ba? So, sa akin, mas maganda, yun ang tignan ng gobyerno eh. Kung gusto natin mag-promote about kahusayan ng mga Pilipino or yung magagandang tourist spots natin,
mag-focus tayo sa mga social media na gano'n, I think it would generate more, it would create more buzz, it would become more viral, at mas madaming magagawa para sa Pilipinas. Yun ang isang malaking kulang natin, no? And I think mas mura pa gawin yun kesa yung mag-uupa-upa tayo ng mga ano na ilan lang ang makakakita, di ba? Doon na tayo sa mga mas cost-effective na para. Gamitin natin yung mga ambassadors natin like si Manny Pacquiao, Lea Salonga, yung kasama ni Direk Paul, di ba? Si Vanessa Hudgens yung pumunta dito. Gamitin natin sila sa social media to promote the Philippines kesa gastos tayo ng gastos na ganyan na hindi mo mag-gets kung para saan naman. Diba? At konti lang yung makakakita. So, yun lang naman yung suggestion ko. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.